ate ko. It's been a long time since nakapag-upload tayo ng last video natin. Siguro 1 week din mahigit. Tama, mga 1 week mahigit. Masyado kasi ako naging busy lately sa pag-inom. Hinapan ako tumanggi. Pasensya na kayo. Char! Lasinggera pala. Baka maniwala kayo, hindi pa ako lasinggera. Naging busy lang talaga ako. This past few days. By the way guys, ang unang gagawin muna natin ay shout out. Kasi marami nang nagagalit sa akin. Galit na galit sila. Pinagbantaan nila ako, ipapabalanggay daw nila ako. Char. Ngayon, shout out. Shout out ko muna yung mga to. Para wala nang issue. Shout out ko muna yung pamangkin ko sa Summer, Kuya Dudes, Malacora. Shout out sa buong pamilya mo. Kamusta mo kay Mama and Papa, kay Tantan at saka kay MJ. Ingat kayo diyan, mga pamangkin ko sa Summer, lahat kayo. And Lex Verbulos. Ayan na, na-shout out na kita. Sensya na. Sorry. April Tujo, ang baby ko, ikaw pa rin ang baby ko, ang baby ko. Brandon Tolentino, shoutout sa iyo kaibigan at sa kinakapatid ko. Woo! Neljan Nuke, Janjan. Anyway, mga chismosa sa kapitbahay, magsimula tayo sa totoong vlog. Ayun nga mga chismas ang kapitbahay for today's video, wala muna tayong challenge or and what. Wala muna palaro si Mayor ngayon. So, for today's video, medyo seryoso to. Seryoso ba talaga? Ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay about YouTube. It's all about YouTube. Kung ano ba ang YouTube, paano kumita sa YouTube. Ayan, pag-uusapan natin kung paano nag-work ang YouTube. First question. First, capital P. First question. Ano ang pagkakaintindi ko sa YouTube? Ano nga ba ang pagkakaintindi ko sa YouTube? Nung una talaga wala akong idea kung ano yung YouTube. Para sa akin nung bata ako, normal na pinapanooran lang, search ng mga trending sa internet, ganun. Parang ganun lang siya sa akin. Hindi pa pumapasok sa isip ko about yung vlogging, yung content creator. Wala pa akong idea about dun. Basta akala ko lang, site siya na panooran. Na normal na panooran, parang TV. Kaso lang, mas malawak yung may explore mo sa YouTube. Iyan ang pagkakaintindi sa kanya dati. Pero nung nito-nito na, doon ko na naiintindihan kung ano yung cycle sa YouTube. Kasi naging interesado na ako. Ngayon, ang next question naman natin ay, kailan ko naisipang maging content creator? So, kailan ko nga ba naisipang maging content creator? Actually, naisipan ko siya lately lang. Kasi nga, gaya na sabi ko, wala akong idea about sa YouTube. Nga, late 2018, nung first time kong naisip mag-vlog, tsaka bumuo ng channel ko. So, nag-start siya nung mahilig kasi mag-My Day na kalokohan. Nagtitip ako yung lolo ko na explore-explore. Parang doon sa kuma-friend ko kayo sa Facebook, makikita nyo doon na mahilig akong magharot. Basta ganun ako sa personal, kahit sa personal, kahit hindi lang sa social media. Marami nag-chat sa akin, siguro mga tatlo. Char! Basta marami-rami din nag-chat sa akin na, Nicole, kang ganun, ba't hindi mo eka itry mag-vlog, kang ganun? Parang suit sa personality mo eka yung vlogging na for entertainment keme. Sabi ko, hindi ko kaya kasi natakot ako, sabi ko ganyan. Hindi ko kaya makapag-usap sa camera, wala. Tsaka wala akong idea paano mag-edit. Kasi syempre, wala naman tayong pera. Sino mag-edit? Sarili ko lang! Char. So, doon nag-start yun. Ang una, sa pagkakatanda ko, may channel din akong ginawa dati pero hindi ko pa nga alam yung purpose niya. Nag-upload lang ako. Tapos nito, nung alam ko na yung cycle ng YouTube, ang una ko in-upload, makeup keme. Kung paano ako mag-makeup. Kaso lang, pinanood ko yung, after ko mag-makeup, pinanood ko yung video yung ginawa ko. Parang hindi ako. Ang hin-hin, pinis na pinis kumilos. Eh, hindi naman ako yun. Sabi ko, hindi ako yung nasa video na to. Parang, ang plastic, alam entrance ko pa nun, ang intro ko pa nun. Hello po sa inyong lahat. Ganun pa. Sabi ko, oh my God. Sino ba tong bakla na to? Napakalambot mo naman. Parang ang kulangot. Sabi ko, dinilit ko siya. So, sabi ko sa friend ko, hindi ko talaga kaya. Tinay ko kaka mag-upload. Hindi para sa akin ang pag-vlog. Tapos, tuloy na tuloy pa rin ako. Ngayon, napansin ko, may nag-chat ulit sa akin about sa My Day ko.
Sabi ko, oo nga, ba't pag hindi ko iniisip na magbablog ako, kaya ko. Pero pag iniisip ko na, okay, magbablog ako ngayon, hindi ako nangangato, kinakabahan ako, tapos parang nagiging, nawawalan ako ng boses, hindi ako makapagsalita sa harap ng camera. Tapos ang ginawa ko, nagtry kausapin yung camera. Hanggang sa ito na, ang unang-unang na-upload ko nun is yung mukbang na napunta sa inuman, kami ng lolo ko nun. Yun ang unang-unang na-upload ko ng vlog ko. So, nag-work naman siya hanggang ngayon naman, nagbablog pa ako. Siguro mag 1 month, mahigit na rin ako nag-start sa vlogging. Bakit ako nag-YouTube? Unang-una, bakit ako nag-YouTube? Kasi, from the word YouTube, you. So, ibig sabihin, ang YouTube is a platform kung saan pwede kang maging ikaw at magpakatotoo. Hindi mo kailangan sundin yung requirements na ito lang dapat ako. Sa YouTube, pwede mo i-explore yung sarili mo, makilala pa yung sarili mo, at ipakita sa iba kung sino ka talaga. Kasi, alam naman natin sa work natin na kailangan ito lang, kailangan smile lang, kailangan ito lang. Hindi ka pwede lumagpas doon. Kasi pag lumagpas ka doon, masisita ka. So, bakit ako nag-YouTube na lang? At hindi na ako naghanap ng work. Naghanap naman ako ng ibang work. Pero talaga na, alam naman natin sa Pilipinas, sa pag LGBT ka, medyo nagilid tayo. Kasi, di ba may sumigaw? May kumokontra agad. Alam naman natin sa Pilipinas na ang LGBT medyo tinitimbang pa, hindi pa ganun ka-open. Hindi ko lang nilalahat ha, karamihan lang. Imbis na ang tanong sa akin sa pag-a-apply ko, tungkol dun sa kung anong product yung pinapasok ko, ang tinatanong sa akin tungkol sa sexualidad ko. Kung saan daw ako nag-CR, kung paano daw. Very personal, hindi na siya kumukonnect sa in-applyan kong trabaho. Laging ganun. Nagka-work naman ako dati sa food park shop na hindi naman connected sa course na tinapos ko kasi hindi ko naman talaga gusto yung course na tinapos ko. I'm a drafting student pero hindi ko talaga siya gusto. Ang ano na lang nila sa akin is may matapos ako. So hindi ko rin siya nagamit. Ang gusto ko talaga kasi fine arts. Na full slot na. Basta masyadong marami nangyari kaya hindi ko nakuha yung fine arts na yun. Pero pasado ako dun sa exam na tinake ko. So, ito na. Pag bumababa, energy ko, nalulungkot talaga ako. Sabi nila, ba't di na ako nag-apply ng work? Sa work ko kasi dati, lagi akong pinapahiya ng boss ko natin. Tawag ako sa public ng, okay, bakla. Bakla ka lang naman. Nilalang lang ako. Masyado kasi ako matapang. Pero nung time na yun, parang bumababa na nga yung self-pity ko. Naiilang na ako na feeling ko bakla, nalalang na lang ako, parang wala akong purpose, parang ganun na ipakiramdam ko noon. Sabi ko nga doon sa boss ko, kuya, may pinag-aralan ako, huwag mo naman ako ilang, laging yun ang pinag-aawayan namin. Meron pang case na one time may nagpa-picture sa akin doon sa namin, magbabarkada yun. Sabi niya, ba't nagpa-picture sa'yo yun? Sabi ko, hindi ko po alam. Sabi lang po, magpapa-picture sila kasi sinabi na niya na bakla ka lang naman, ba't ka kailangan pa picture sa'yo? Tapos meron pang case doon na may balikbayan. Tapos kinausap ako nung nanay na sinabi sa akin, lagi doon kumakain yung anak niya para daw makita ako kasi daw naaaliw daw siya sa akin. Ngayon yung bata, kinausap ako while nagtitake kami ng break ng boss ko kasi sabi ko kumain boss ko nun. Tapos sabi nanay niya, sabi ng anak ko, nwari daw mag-CCR kami para daw makita ka niya. Tapos sabi ng boss ko, bakit po? Sabi ng nanay, idol kasi siya ng anak ko. Ba't po idol to ng anak niya? Bakla lang naman to. Ang nasabi ko na lang sa boss ko nun, kuya, wag mo naman ako ipahiya. Parang doon nag-start yung nangingiliduha ko. Doon nag-start yung takot ko na mag-apply, na magkaroon ng boss. Kaya nga kahit anong course, parang pag nag-apply ako ngayon, matanggap ko, hindi na ako na nakakaramdam ng lungkot. Parang okay pa nga sa akin minsan pag hindi ako natanggap kasi takot na talaga ako. Ngayon nung pumasok ako sa pag-YouTube, sabi ko, ako may hawak na platform na to. Ako yung masusunod. Walang, meron mang mag-ano sa akin dito, mag-discourage. Hindi ko na lang nakikita. Pwede kong basahin, pwede kong hindi basahin. May choice ako kung sasaktan ko yung sarili ko. Tsaka alam ko naman doon sa pag-ano na yun sa akin ng dati kong boss, doon ako magiging strong na tao. Kasi yun ang pinangahawakan ko ngayon na kailangan ko umunlad dahil hindi ako lang. Hindi dapat ako nilalang. Masyadong mahaba yung sinabi ko. Naiiyak na ako. Anyway,
Ang ma-advise ko lang sa inyo, dapat sa pag-YouTube, doon pumapasok yung puso natin. Dapat yung puso natin nandun pa rin sa ginagawa natin. Huwag tayo magpaka-ipokrita. Alam natin na malaki yung pera sa YouTube. Kung may tiyaga ka. Kasi hindi naman to na biglaan lang na magkakapera ka. Pagpapaguro mo pa rin to, pagpupuyatan pa rin to, ubusan mo pa rin to ng idea. Dito papasok pagiging creative mo. Kailangan creative ka dito kasi kailangan mag-iisip ka ng mga bagay na magbibigay sa ibang tao ng entertainment or idea or and lesson. Pagod ako ah. So, ma-advise ko lang sa inyo, kung merong mga taong magda-down sa inyo, magdi-discourage sa inyo, huwag niyong gamitin yun para ibaba yung sarili niyo. Gamitin yun para hagdan paakyat sa goals niyo. Kasi ako talaga, ang dami ko naranasan na wala daw kwenta yung ginagawa ko, puro daw kalokohan. Dapat daw maghanap ako ng trabaho talaga na matatawag na trabaho talaga. Eh, sa dito nga ako masaya. Nagalit yun. So, ganun. Madami kang pagdadaanan na ganun. Kagaya ko, nagsisimula pa lang ako. Ang dami ko pa talaga naririnig na ano ba yan? Ganyan na lang ba yan? Puro ka na lang ganyan. Ngayon eh, sabi ko, maghintay lang kayo kasi may papatunayan ako sa inyo. So, yun lang ma-advise ko sa inyo na yung discouragement na nagaling sa ibang tao, gamitin nyo yung hagdan, paakyat sa goals nyo. So, mag-proceed naman tayo. Masyado na mahaba yung sinabi ko. Mag-proceed naman tayo sa paano gumawa ng YouTube, paano mag-start sa YouTube. So, paano nga ba mag-start sa YouTube? Unang-una, gumawa ka ng Gmail account mo. Mag-register ka doon, mga personal infos mo, ilalagay mo lang doon. Basic lang, parang gamagawa ka lang ng normal na account. So, after nun, pumunta ka sa YouTube, i-connect mo ngayon sa YouTube yung Gmail account mo. Pag na-connect mo na nun, pwede ka nang, meron ka nang matatawag na channel. Excuse me. So, ang next step na gagawin mo naman ay mag-upload ka na ng videos. Diba nag-upload ka ng videos eh, kikita ka na? Hindi pa. Hindi pag-upload mo ng video eh, one snap may pera ka na. Hindi ganun yun. Dedirectahin ko na pera. Magpakatotoo tayo, pera talaga ang anal sa YouTube. Kasi yung tatabahuan naman natin to eh. Kumbaga, yung pagod naman natin, worth it din para sa normal sa ibang trabaho. Hindi ko alam kung masyadong harsh ba yung term ko. Anyway, wala naman akong ibig sabihin mo sa mga. So, pag nag-upload ka ng video, tuloy ka lang sa pag-upload ng video hanggang mapansin ka ng audience, magkaroon ka na ng crowd. Basta pag nag-upload na naman ng video, pwede ka nang mag-register sa Google AdSense eh. So, pagpunta mo ngayon sa Google AdSense, kailangan doon, ang ilagay mo na, yung totoong information mo. Hindi pwede yung username mo. Pare ako, Nikulikot. Hindi ko pwedeng gamitin yung Nikulikot ko doon sa Google AdSense. Kailangan ko na gamitin yung totoo kong pangalan, yung totoo kong address, yung totoo kong information na, itatanong at hihingin doon. Yun lang naman ang kailangan doon. Kasi ang kailangan nila yung i-verify kung saan ka talaga nakatira. Para pag na-monetize ka na, alam nila na doon ka talaga nakatira. So, next. Pag nakapag-register ka na sa Google AdSense, kikita ka na ba? Hindi pa. Pagka-register mo sa Google AdSense, doon mo makikita yung requirements na hiningi ni YouTube! Ano ba yan? Nabubusan ako ng energy. Ang naabutan kong requirements ni YouTube ay kailangan meron kang 1,000 subscriber. Pag na-reach mo na yung 1,000 subscriber na yun, hindi ka pa rin nakikita doon kasi kailangan mo pa rin mag-upload ng video para ma-reach mo naman yung 4,000 watch hour. Opo, 4,000 watch hour. Kaya kailangan mo mag-upload kasi sino ba naman na taong hindi mananawa doon sa in-upload mong video. Siyempre, siguro once, twice, thrice, uulitin ko siyang panoorin kung nakaka-entertain siya. Pero, mananawa ang tao, kaya kailangan mo pa rin upload ka ng upload ng ibang content, ibang ideas, ibang entertainment. Kaya sinabi ko, kailangan natin maging creative pag pumasok tayo sa YouTube world. YouTube world! Bakla-bakla ka. Kakainis. Pag pumasok ka sa pag-YouTube, pagiging content creator, nakakatuyo talaga ng utak. Ako tuyo-tuyo na yung utak. Wala na nga akong utak na tuyo pa, diba? O, ano natira? Nga. Ubos. Pag na-reach mo na yung ngayon yung 4,000 watch hour at meron ka ng 1,000 na subscriber, kikita ka na ba? Hindi pa po. Huwag kang atat. Mamadali ka eh. Ano? Tapang. So,
hindi ka pa nakikita doon. Huwag tayo magmadali. Sabi ko nga sa inyo, mahabang proseso itong pinapasok natin. Pagod na ako! Ganon. Okay lang mapagod. Pahinga ka lang. Tapos eto na. Ngayon, pag na-reach mo na yung requirements na yon, balik ka kay Google AdSense para kasi i-notify ka nila na okay, hoy, na-reach mo na eh kayo ano mo. Oh, then ngayon, kailangan mo nang makuha yung PIN. Ngayon, magpunta ka sa registration mo kay Google AdSense. Ipapadala ngayon dyan sa bahay nyo yung snail mail. Door-to-door. Door-to-door yata na mail yun. Ang pagkakaalam ko. Pero kasi dito sa Pilipinas, based sa mga pinapanood ko na nagtuturo kung paano mag-YouTube, nadidelay daw. Kasi ang Pilipinas, hindi na tayo masyadong gumagamit nga ng mga ano sa post office, mga snail mail. Ano na tayo sa technology na talaga, ng modern technology na talaga tayo ngayon. So, nadidelay siya. After 3 weeks, pag hindi pa rin tumalas, laway ko, ah, in fairness, ah, hindi siya delay. After 3 weeks, pag hindi pa rin dumating yung PIN mo para ma-verify yung account mo, pwede ka pa rin mag-apply ulit. Pag nag-apply ka ulit, as after 3 weeks, hindi pa rin dumating, mag-apply ka ulit. Hanggang 3 times pwedeng mag-apply. So, pag sa third time na ano mo, at 3 weeks, hindi pa rin dumating yung PIN mo, wala na tayo magagawa. Char, syempre meron pa rin pag-asa. Pupunta ulit tayo kay Google AdSense. Makakakita ka doon ng other options. Pag ina yung other options na yun, magsisend ka lang ng picture ng valid ID mo at isisend na nila yung PIN mo para ma-verify yung channel or yung account mo. So, bakit ko ito sinasabi? Eh, hindi ko pa naman siya nararanasan. Oo nga, no? Hindi. Ang purpose ko naman, kaya ako ito sinasabi, is gusto ko yung pag naranasan ko nang ma-receive yung verification code ko, may babalikan ako na sabi ko, parang dati lang nangangarap pa lang ako na dumating to. Ngayon, nararanasan ko na. So, yun ang purpose ko lang naman. Kaya, ginawa ko agad siyang content para lang may babalikan ako na memories. Gets na. Sana na-gets nyo. Kasi kung hindi na na-gets, itigil na natin to. Napaka-iyakin ng bakla na to. Nakakayos. So, pag na-receive mo na ngayon yung verification code na yon, kikita ka na ba? Syempre, hindi pa. Kailangan pa rin mag-upload ng content, ng video, sa vlog, hanggang ma-reach mo yung $100 nilang requirements. Ngayon, pag na-reach mo na yun, next month, iku-compute na. Lahat ng kinita mo sa pag-upload mo, ngayon, lahat ng pagod mo, lahat ng paghihirap mo, masusuklian na. Masusuklian na. So, masaya ka na. Pero pag nasuklian na yun, sana mas maging porsingido pa tayo. Dapat, pero na yun, gamitin din natin paano ma-develop yung equipments natin sa pag-vlog. Diba? Based lang din to sa research ko, sana nagustuhan nyo tong vlog ko na to. Kahit, ang baba na ang energy ko. Ang pakabobo ng energy ko. So, diyan nagtatapos ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. I hope you enjoy it at sana may natutunan kayo. As usual, okay mga chismas sa kapitbahay, don't forget to hit like, share, and subscribe to my channel. And also, don't forget to hit the bell button para laging updated kada upload ko ng video. Thanks so much!